Good morning. Dito na naman tayo, guys. Ang gagawin nga pala natin ngayon ay magka-titesting tayo ng moisture content ng ating kinakarga na lupa. Kaya yun, titingnan natin kung pasado ba siya sa limit. Ilan ba ang limit? Ano lang sa limit ngayon, sir? Oo. Sa 23. Point? 23 lang. 23 lang percent. 23% ang limit. Ano ba yung ating karga ngayon? High grade? High grade ba yan? Low grade na yata. Low grade? If we are not mistaken, 23 ang limit. Kailangan hindi tayo lalapas doon. Sa 23% ng moisture content. Yan. Kaya yun. Pa muna kami ng lupa, sample, para testingin. Yun. Dito sa may nalagpak. Okay, guys, let's go. Proceed tayo, kukuha tayo ng lupa. Let's go. Yun, guys, dito lang muna tayo kukuha sa kargada na nilagay dito sa deck. Kasi bawal tayong pumasok sa bodega. Kasi magkakaroon ng mga gas content din yan doon sa loob. Kaya bawal tayo pumunta doon sa loob ng bodega pag wala tayong permit. Kaya dito lang tayo kukuha ng sample yung nilagay dito sa deck. Kaya ito bago, guys. Bago pa naman sa deck. Yung mga lupa na yan nilagay sa deck. Dito lang tayo kukuha sample. Ayun, kukuha tayo sample. Ito bago lang naman. Yan dito, yan. Ito nga pala yung kinakarga namin na lupa. Anyway, pangkaraniwan lang din ito ng lupa. Ipaprocess pa ito sa planta para makuha yung mga nickel. Anyway, hindi lang naman nickel ang nakukuha dito, guys. Siguro may mga ginto din yan, bakal or copper. Yun. Kaya yun, kumana tayo. Kunti lang. Tapos, ito, lulutoy natin yan. Ito yung mga lupa, oh. Yan. Yan, guys. Yan, papa. Yan. Sir, pag-check. Yun. Yun, sa tulong ni Kadit, ang mga kaboy tigas dyan, yan o, shout out muna. Yan, galing na siya magluto ng lupa. Bibaking kami. Magaling na siya, tested na siya. Tinuruan na siya ni Checkmate how to test the moisture content of nickel ore na karga natin ngayon. Yun, kaya very important kasi itong pagkuha ng moisture content kasi maraming mga aksidente na nangyayari pag magkarga ng basa. Yun, nagliquefied kasi itong kargada na ito. Kaya isa ito sa delikado na kargada. Pag nagliquefied kasi ito, yun, may case na tatagilid yung barko o magcapsize. Kaya ito, minomonitor ng maayos ito. Kinukuha yung moisture content niya para kung basa man siya, hindi makabasa sa moisture, re-rejecting yan, hindi ikakarga. Kaya yun, very important ito. Kasi yun nga, napakalaga ng buhay at saka ng property. Kaya iniiwasan yung mga aksidente. Kaya yun, para maiwasan natin, yun, luluto na si Kadit kung paano ang pagluto. Kaya yun, samahan nyo kami. Ito! Ang unang gagawin natin, kukuha muna tayo ng kikiluhin. Yan. Kasi ito, bagong 100 grams na lang ginagamit ko. Okay. Kasi dati 300 ginagamit namin. Oo. Tapos pwede bali per 100 gram, 5 minutes mo siyang lulutuin. Bali, yan. Yan. 100 grams na yan, sir. Oh, yan, guys. Bali, kumuha tayo ng lupa. 100 grams. Yan. Okay, pasok. Play. Ayan, naka 100 grams na siya. Yan, hindi pa siya naluluto yan. Okay. Pero pag malaman natin yung moisture content niyan mamaya is pag niluto natin siya after 5 minutes, tapos kung ilan yung bumawas dyan, yun na yung moisture content niya, sir.
Oh, okay, okay. Yun pala yung guys, oh. Yung sa 100 grams. Tapos i-oven natin 'to ng ilang minuto? 5 minutes. I-oven 'to ng 5 minutes. Itong lupa na ito para makuha natin kung ilan yung mababawas. Yung mababawas doon, bali yun yung moisture niya. Yun ang makukuha natin. Okay. Then i-oven na natin 'to, guys. Yun guys, ito yung ating oven. Ito yung microwave oven, guys, na ginagamit. Ito yung ginagamit din yun sa mga pag-init ng tinapay. Yan, mga pizza, kung ano man. Basta yung pang-init ito. Yan, sige. Then, lalagay natin sa loob, guys. Yun, nandun sa loob. Yan. Tapos, ang seat. Dapat naka-medium ito. Lalagay lang sa medium. Oh, medium yun. Medium yung pa niya. Seating niya. Tapos, lalagay sa yon medium, lalagay sa medium, tapos 5 minutes yon guys, yon bali lagay natin sa 5 minutes yung timer, then hintayin natin matapos. Yan guys, oh, luluto na guys. Yan lang ano ang process kung paano pag kuha ng moisture content. Anyway, may iba pa yatang paraan nito kung paano magkuha ng moisture content. Ito lang ang isang technique kasi oven lang, wala pa tayong ibang mga paggamitan. Alam ko may kagamitan pa ito na ginagamit eh, ang kuha ng moisture. Yun nga. Anyway, ito lang. Oven lang muna ang aming ginagamit dito. Niluluto lang. Niluluto lang ngayon by cooking. Tapos si Bay. Yan, nag-ano siya. Hintay lang natin, matapos. Hanggang matapos yung 5 minutes. Makakatulong ito doon sa mga taga-deck kung paano magkuha ng moisture content. Ito kabisado, kabisado ito ng mga taga-deck. Anyway, sinishare ko lang para may mga idea yung mga magbabarko pa dyan, yung mga nagkakarga ng nickel ore. I'm not so expert sa ganitong paraan, hingi lang ako ng idea din sa kanila kung paano kunin at correct me if I'm wrong for this process. Anyway, ganito naman yung ginagawa nila sa pag-testing para makuha yung moisture content. Kasi nga, napaka-importante nito guys, yung makuha natin yung moisture ng ating kargada na nickel ore. Kasi marami ng case na nangyayari na nagka-capsize or yun niya, nagkaroon ng malaking hill. Kaya na nagli-liquify yung kargada. Kaya this is very important na makuha natin kung ano ba siya, basa. Makapasa siya doon sa limit. Anyway, makikita naman ang kargada pag basang-basa talaga kasi pag binagsak doon sa budiga galing sa barge at tangsik yan. Pero itong kargada namin medyo dry ito ngayon kaya hindi siya delikado. Yun lang ang ano dyan, lagi minomonitor baka mapasokan ng tubig kaya everyday yan sinasounding yung belts para malaman kung nakakaroon ng tubig yung belts. Yun, pumitik na. Tapos na. Hintayin lang natin konti ng mga konti pa kasi medyo mainit dyan. Tapos kuha tayo ng gloves para pagkuha sa loob. Tapos yung kikilohin natin yan kung ilan ang nabawas. Gayon guys.
kukunin natin. Yun guys, kukunin na natin yung ating niluto na lupa para makikilohin uli natin kung okay na siya. Yun oh, tuyo-tuyo na siya guys. Oh. Kikilohin natin kung ilan ang nawala na moisture. Oh, mangin. Yan guys. Bali umano ng alos mapalo siya ng alo na angin. Yan. Alos maano siya ng mga 81 ganyan. 81 yan. Oops, yan. Bali pumapalo siya ng 81 yung natira. Bali 19, bali 19% mga kasiman, guys. Yan o, bali 19% lang ang ating nabawas. Kaya yun, ang limit natin ay 23, kaya pasok tayo basta hindi tayo tataas ng 23% ang moisture content. Kaya yun, valid 19 lang o, 19 ang nabawas. Yun lang pagkuha guys, yung basic pagkuha ng moisture content. At very simple. I hope na makatulong ito doon sa mga magsisiman dyan. Kaya yun, kapares yung mga chipmate yan. Kabisado ito ng mga chipmate na eksperensyado sa pagkarga ng nickel ore. Yung pagloto yan, ibig sabihin binibake nila yung lupa para kuha yung moisture content. Yeah. Yun guys, tapos re-record nga pala yan guys kung saan kinuha na budiga, kung saan barge, tsaka kung anong araw yan, tsaka yung time, nire-record yan para alam kung saan budiga yun ang kinarga, tapos anong oras, anong araw. Kaya yun, kailangan complete details yun guys sa record para magkaroon man ng yung mga huwag naman nating masahan yung ganyan mga aksidente, yung ganyan niya kung magmo-moisture ba, magkatubig. Anyway, yun, makukuha natin yung record kung saan yung party na yun. Kaya kailangan complete details at saka timing yung pag-record. Kaya yun guys, I hope na meron kayong may na-share kami na konting kalaman how to take moisture content of nickel ore. Yan. Yun guys. Yun na, kaya tuloy-tuloy na siguro guys ang loading. At makaalis na rin kami siguro by 29. At po-proceed na kami papuntang Korea. Yan, balik niyo sa bundok na yan guys. Yan, kinukuha yung lupa. Yan, sa bundok na yan. Yan, kukuha yung mga, yun, sa may ukab-ukab na yan guys. Yan. Yan, kinukuha yung lupa na niloloading, kinakarga sa barge. Yan, tapos dinadala dito. Yun guys. Yan ang bundok na New Caledonia. Bali, ano ito, hawak ng France. Yan, palitan na isla ito guys. Alright, yun guys. Ha? Yun, mga kasiman, guys. Yan, may padating tayo na barge, oh. Yan, hinihila siya ng tagbot. Bali, apat siya na barge. Yan, oh, guys. Yan, oh, isusum natin konti para makita. Yan, oh, yan, ah. Yan, bali, yan yung mga karga. Apat yan na dugtong-dugtong, oh. Yan. Bali, ilan naman yan, Chip? Isang barge? 300. Bali, 300 ang isang barge. Kaya, ano yan? 1-2? 1-2, sir. Bali, 1-2 lahat yan. Yan, 1-2 lahat yung karga na yan. Ng barge na yan. Yan, bali, ikot yan. Kunti yan. Kasi kailangan, safety rin sila pagdikit dito sa
barko para maiwas sa mga damage. Yan. Medyo mabilis din sila mag loading guys. Nakakaya lang nila ng ilang oras 'yon? Pag loading? Isang oras. Halos 1 hour lang yan nila i-loading, guys. Mga kasiman, 'yan oh. Yung mga siman diyan na ano, nag-loading na ni Kilor, alam na 'yan. Pero yung sa ibang puerto kasi malalaki ang barge. Dito 'yan, medyo maliliit lang siya, pero at na mabilis. Kasi itong train namin medyo mabilis din 'to eh. Saka yung mga operator dito medyo pan eh. Mga mabilis mag-operate. Ginagawang robot yung aming crane. Kaya yun. Kaya minomonitor din maganda. Kasi naiwasan natin magkaroon ng problema yung ating mga machinery, yung crane. Kailangan smooth ang operation para iwas tayo sa delay at saka mga trouble. Bali yan, umiikot na siya. Yan guys. Ganyan ang dito ang sistema dito sa New Caledonia. Bali maliliit lang yung birds. Pero sa ibang bansa, kapari sa Surigao, doon yung ano, mga may engine na yung mga birds doon. Kaya hindi na hinihila. Medyo malalaki ang birds doon. Makakarga ng mga ang isang birds, kumikikakarga ng mga 8,000, ganun. Guys, oh. Wow, yan ang mga friends natin, oh. Friends Caledonia natin yan. Mga Bob Marley style. Yan, oh. Wow, yun. Babait naman sila, guys. Yun. Ayan nga, pakikisamahan mo lang din para walang mga angal-angal sila. Ika nga ay ang Pinoy naman ay friendly naman yan kahit siyang bansa, kaya believe tayo sa mga Pinoy. Ang Pinoy marunong makisama, friendly pa, kaya proud tayo become a Filipino as a seafarer. Kahit siyang tayo dalhin, kaya natin dalhin yan. You're right, you know. Oh, bilis din, oh. You know. Wow. Yan guys. Paano inihila ng birds? Ang mga inihila ng birds. Anyway, tagbot, inihila ng tagbot, guys. Inihila ng tagbot yung birds. Yan para yan didikit na diyan sa gilid ng barko. May nakaabang na yan diyan ng mga tali. Kukunin na lang nila yan diyan. Yun, ilang araw na lang at medyo matatapos na rin tayong mag-loading. Ilang araw na lang, Chef? Dalawang araw. Mga 2 days na lang at malapit na rin. Baby, pa-uwi na kami, pa-uwi na kami. Pa-uwi na sila. Yun o. Apat na birds, yan oh. Yan guys, yan ang karga na lupa. Bali yan, lupa lang naman yan na ordinary na lupa. Pares din ang lupa sa atin. Yan. Kinukuha nila ng sample yan, tinitingnan kung ano mga makukuha. May copper ba? Dito kasi nickel, ang marami yata nickel. Kaya may ginto raw yan nakukuha. Oh, yan. Ginto. May nakukuha diyan ginto, mga guy or guys, yan. Kaya kung makakuha ka ng ilang kilong ginto diyan, paldo-paldo ka diyan. Yan oh, kaya yan. Yung mga nagpa-process niyan, mga company. Yan. Di natin alam kung mga ilang ginto ang nakukuha diyan, ilang percent. Ayun. Ginto, nickel, copper, bakal, sari-sari na siguro nakukuha dyan guys, kasi yung mga mineral. Ayan.
Ayan na guys, ayun. Ali dikit na sila. Tutulok na lang yan tapos tatali guys. Kaya ayun guys. Nakita nyo na kung paano hilahin at idikit yung mga parts na yan. Kaya yun. See ya! Wow! Guys, thank you very much. I hope na makatulong ito sa inyo at doon sa magsisiman pa, may mga idea kayo. Thank you so much sa mga mahal ko subscriber dyan at sa magsusubscribe pa. Kaya yun, ingat lang lagi, keep safety and use PPE. Kapares nito, may mga kung tayo bisita kaya kailangan gumamit tayo ng PPE kasi mahirap na. Ika nga ay provision that didn't cure. Kaya yun, love you guys. See ya.